Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 20 ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at cornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na hugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono sa bawat panig dito ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad naman ng baka ang 2. May mukhang katulad ng tao ang 3 at katulad ng agilang lumilipad ang 4. 6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay at tadtad ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, "Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin ang puon ng mga nilalang. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay tatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko."
Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo iniyasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko iniyasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.